Tandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, binibining ninyo. Kinagagalak po namin makita kayo. Magsiupo. Sa hapon na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa komunikasyon. Para sa inyo, ano nga ba ang komunikasyon? Ang pagpapangalagang ko po sa komunikasyon ay ang pag-aatid at pagtanggap sa lumauwi ng mensahe na kinasasagutan ng magandang bala proseso, ang pasasalita, pakikinig at pag-unawa. Tama! Ang komunikasyon ay ang paghahatid at pagtanggap ng uri ng mensahe. May iba't ibang uri ng komunikasyon, kagaya ng komunikasyong verbal, komunikasyong extraverbal, komunikasyong di-verbal, at komunikasyong simboliko. Para sa inyo, ano kaya ang kaibahan ng komunikasyong verbal at extraverbal? Para sa akin, ang komunikasyong verbal ay isang uri ng komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat o pasalita. Ang komunikasyong extraverbal ay uri ng komunikasyong gumagamit ng tamang tono o timbre ng boses ng pagsasalita o pagpapahayag ng kanyang saloobin o damdamin. Tama! Ang kaibahan lang nila ay ang komunikasyong extraverbal ay ginagamitan ng tono o timbre. Samantalang ang komunikasyong verbal ay pwedeng pasalita o pasulat. Para sa inyo, ano naman ang kaibahan ng komunikasyong di-verbal at komunikasyong simboliko? Ang komunikasyong di-verbal ay ginagamitan ng kilos at galaw ng katawan sa pagkikipagkalastasan. At ang komunikasyong simboliko ay binubuo ng mensaheng na ibibigay ng mga bagay na ginagamitan ng nakapaglalarawan sa mga nakatagong katangian at personalidad ng isang tao. Tama! Ang kaibahan ng komunikasyong di-verbal ay ginagamitan ng kilos ng katawan. Samantalang, ang komunikasyong simboliko ay nakapaglalarawan ng nakatagong katangian o personalidad, kagaya ng pagsuot ng alahas, damit, o make-up, at iba pa. Yun lamang sa araw na ito, at sana ay may natutunan kayo. Paalam na sa inyong lahat. Paalam na po, binibining ninyo.